What's up yung mga ka-jokes? Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay binisita po natin si Nanay Vicenta dito sa kanyang lugar, no, kung saan siya ay madalas na natutulog, madalas namamahinga. Kasi itong lugar na to, guys, ay ito po talaga ang pinupuntahan ni Nanay Vicenta para pag siya po ay magtrabaho at magtanim ng mga pananim, no, katulad ng mga mais, mga kalabasa at kung ano-ano pa, no, dito sa lugar na ito. Sa nakikita nyo, guys, oh, ang ganda ng lugar dito sa kinatitirikan ni Nanay Vicenta sa kanyang bahay, ano. Medyo mas maliit, mga ka-jokes, ang bahay ni Nanay Vicenta dito kaysa doon sa dati niyang bahay, no, doon sa malapit sa daan. At yan, mga ka-jokes, papakita ko sa inyo, mga ka-jokes, kung ano ang meron dito sa lugar ni Nanay Vicenta. Napakagandang lugar yan, mga ka-jokes, no, napakagandang lugar. At dito pa, mga ka-jokes, ang gandang tingnan, mga ka-jokes, dito sa lugar ni Nanay Vicenta, mga ka-jokes. Ang ganda ng lugar ni Nanay, mga ka-jokes. Kaya, mga ka-jokes, na nakikita nyo ngayon, mga ka-jokes, ano, ito po yung lugar ni Nanay Vicenta, mga ka-jokes, no. At dito po si Nanay namamahinga pag siya po ay matapos na magpukpuk ng mga bato. At maisip naman niyang maguling kasama yung kanyang partner, ano. At pagkatapos na maguling ay magtanim-tanim sila ng mga gulay-gulay, katulad ng kalabasa, mais at kung ano-ano pa, no. So pupuntahan na natin, guys, si Nanay Vicenta doon sa kanyang kubo-kubo na pahingahan nila pag sila po ay pumarito at magtrabaho. Ay dito na lang po sila namamahinga para hindi na sila malayuan pag pupunta pa doon sa tabing daan, ano. Dito sila, mga ka-jokes, pupuntahan natin si Nanay. Let's go! Ayun. So, mga ka-jokes, ano, ayan po yung motor natin, nakaparada dyan. At ayan yung motor natin, may nakasabit dyan na pandesal para pag magutom tayo, mga ka-jokes, ay meron tayong kainin. So, mga ka-jokes, yan pong bahay na yan, mga ka-jokes, ay yan po yung pahingahan ni Nanay Vicenta. Ayan, Nanay Vicenta! Ayan, magandang umaga, Nanay! Ayun si Nanay Vicenta, mga ka-jokes. Nandyan po si Nanay Vicenta, mga ka-jokes. At yung bahay ni Nanay Vicenta, mga ka-jokes, tingnan mo, mga ka-jokes, oh. Ito pala yung bahay mo na mas maliit ata itong bahay mo na tunay kaysa dun sa dati mong tinitirhan doon. At ito pa, dito kayo nagluluto, Nay? Opo. Dito si Nanay Vicenta po, mga ka-jokes, na nagluluto si Nanay dito sa may puno na ito. At yun po, mayroon pa siyang panintanim dito si Nanay, sa paligid na ito. Yan, simula dyan hanggang dito, mga ka-jokes, no? Yan po. At yung bahay ni Nanay, ayan. At si Nanay Vicenta nandyan na! Yan, guys, tawa lang tayo na yun, no? Tawa lang tayo. Kaya naman, makulog ang lapo ko. Mm-hmm. May balik kaya ako. May balik ka na? Saan yung balik mo? Dito, oh. Makulog ka na dito. Ah, pinahilot mo na ba yan? Si Grace naman po nag-hilot-hilot. Akong kipaplasa. Nagpagalag ko pang ipa ka Singapore. Mm-hmm. Tapos nag-inom ako ng alaksan. Mm-hmm. Okay naman, ah. Dahi pa masyado. Dahi pa masyado. So, may alaksan ka pa dyan pambili para i-follow up? Ay, mayo na pipili naman. Pipili na naman ulit. Naubos ng binakal ko kahapon. Mm-hmm. So, Nay, titingnan nga natin itong bahay mo na ito. Ano bang, ano bang sitwasyon na ito, Nay? Pag kayo po ay nabanggit kasi sa akin ni Kuya kanina, yung kasama mo, yung asawa mo, na pagka kayo daw ay magtrabaho dito, mag-uling, yan dito. So, dito kayo mag-uling ba, Nanay? Oo. Yun ang sinasabi mo, Hay, na si uling kayo sa picture. Oo. Nag-uling kayo dyan at magtanim-tanim kayo dito sa paligid na ito. Ayan. At pagkatapos ninyong magtanim-tanim or medyo mapapagod kayo, dito kayo namamahinga na sa lugar na ito? Oo. Pero dahil na kami nakauli duman kay pagal na, dito na kami na-start talaga. Dito na kayo na-start? Si Papa, ano ito na pagka umulan ito? Eh, ano ba ito? Tulo talaga. Tulo talaga? Mm-mm. Ay, naku, Nanay, ah. Tulo talaga. Oh, so, ilang taong ka na ngayon, Nay? Ay, 65 na baga ko. 65 na si Nanay ngayon, ano? 65, guys, ano? At itong sitwasyon ni Nanay, mga ka-jokes, ano? Kung tayo po ay tayo po ay naaawa doon sa sitwasyon ni Nanay doon sa unang bahay niya doon sa kabila,
dahil nga po ay maliit at tagpi-tagpi lang po. Mas lalo na ito mga kajoks. Tingnan natin mga kajoks kung ano ang meron dito sa paligid. Nay, ikutin ko ba nay? Pwede nay? Pwede, ikutin natin itong bahay ni nanay mga kajoks. Nanay Bisinta po tayo ngayon mga kajoks. No? Binisita po natin si Nanay Bisinta. At ito po, makikita po natin ang sitwasyon. Ang bahay ni Nanay Bisinta mga kajoks ay talaga na mga kalunos-lunos mga kajoks. Ano? Sa kabila ng buhay. Sa kabila ng buhay na kanilang pagsisikap. Ano? Sa kabila ng paghihirap. Ano? At sila pa rin ay patuloy na nagtatanim-tanim. Pero kahit na gayon pa man, ganito yung bahay nila, nagpupursige pa rin sila na magtanim mga kajoks. Ano? Yun po ang ating sitwasyon ng kababayan nating mga Pilipino dito sa Burias Island mga kajoks. At siyempre, guys, ito po yung paligid, yan po yung paligid, no? Yung bahay ni Nanay Bisinta, no? At mayroon ditong ilalim dito, at si Kuya na dun sa loob. At mga kajoks, tingnan natin mga kajoks yung tanim-tanim ni nanay at saka ni tatay. Talaga na mga napakasipag itong mag-asawa na ito. Ayan, sa kabila ng kanilang edad, no, na may edad na at nagsikap pa rin sila na magtanim kahit na bundok yan at pababa ito. Oh, ano tawag dito? Palalim, no mga kajoks. Pero meron silang mga pananim na kalabasa at mais. At ano pa yung mga tanim mo dito, Nay? Kahoy. Ha? Kamuting kahoy. Kamuting kahoy? Oo. Ano pa, kalbasa. Kalbasa? Ah, may kalabasa. May nakita ako dito kaninang na bunga na eh. Oh, may nakita ako dito ang bunga, mga kajoks. Ayun, sumisibol na ang bunga. Ayan po yung bunga, mga kajoks. Oh. At ng bunga ng... Oh, yung tanim ni nanay na kalabasa at ni tatay, ano? Ayun po, yung mga kajokso at yan, yung bunga. At siyempre, ito pa, mas malaki-laki ito, tatay, oh. Ano? Yan, oh, ito pa. Ayun, malaki-laki yung bunga ng kalabasa. Ayun, ang isang palatandaan ng isang Pilipinong talagang masipag, no? Hmm. Basta masipag ay talaga namang... Hindi kong tanong, kaya laki-laki na. Mm-hmm. Ito yung balanghoy, no? Kamuting kahoy, no? Oo, yun ini. Mm. At saka hanggang doon yan sa baba. Tay? Oo. Eh, paano yan pagka magkamali ka dyan? Pag magkamali ka dyan ng apak dyan, eh, magulong ka doon sa dulo. Handahan lang. Ha? Handahan lang. Hindi masyado. Magbibigay ng pangkawala. Sa baba talaga, ligid. Oo, ligid sa baba, no? Oh, subukan niya natin dito sa gilid na to, eh. Baka ano tayo? Dandahan lang din ako. Dandahan lang ba 'yon, Tay? Ano 'yung sabi mo? Dahan-dahan lang. Titingnan natin dito mga kajoks kung gaano ba talaga kahirap no kung magtanim-tanim tayo ng ganito. Oh. Ganyan, tingnan niyo mga kajoks, oh, pababa na 'yan doon. Pag patay ka talaga pag aabot ka doon sa baba. No? Yung tanim po ni Kuya po, yung partner ni yung asawa ni Nanay Bisinta ay talaga namang masipag no, silang mag-asawa. Ay pinipilit nilang mabuhay at makakita ng trabaho na marangal para sila po ang mabuhay at maitaguyod yung kanilang pamilya ano? Kahit na magpukpok man ng bato or magtanim ng mga gulay-gulay o mag-uling ay talaga namang sila ay ginagawa nila para sa kanilang pamilya mga kajoks. At si Nanay Bisinta nandito. Ayan. At na yung bahay mo pala talaga na dumabalik tayo sa bahay mo. Okay na sa'yo yung ganyan ay? Ay, pagkasi, kung pala na kaya mag-igon trabaho tapos mag-uli-uli pa. Ay, o, sa bagay, ano? Oo. Mm. Kaya, sabi ko, mag-tuan kita, mag-gawa kita ng bayan. Oo. Oo. Ano yung malapit ang inita ko yun? Mm. Para kahit papano, kung mapagod man kayo sa inyong ginagawa dito sa bundok na ito, meron kayo masisilungan, oo, pansamantala dito. Oo. Magpagawa na lang kami ng may bayad po dyan. May naman turo. Kasi dyan pag mag-uran ay talagang turo talaga. Turo talaga? Oo, tingnan nyo guys. Mayroon kang payong, talagang mababasa ka. Oo, pag walang payong. So guys, tingnan natin guys yung bahay ni nanay doon. Oh. Nay, pwede ba masilip yung sa loob, Nay? Sige, masilip na. Tulip na. Oo.
dalagani ako mga bayo dito. Ano mga bayo? Mayroon ka na rin bayo dito? Oo, para din ako mag-ulit bulos. Oo nga, no? Ay, mayroon pa silang panel. Anong tawag nito? Solar panel, no? Para may ilaw na lang, no? Oo. Ayos pala dito sa, ano, no? Sarap. Tapos, din. Guys, ito po yung sitwasyon ni Nanay Bisinta dito, guys, no? Ito po yung kanyang bahay, kubo, no? At ito, meron sila dito nga ito lagay ng tubig na mainom ito, Nay. Oo. Mainom, tapos meron sila doon kapihan. Ayan, may kaldiro. Tapos at guys, kung gaano kaliit itong lugar na ito ni Nanay, mga kajokso, at talaga namang para lang talaga masilungan, no? Pagka umulan at para lang talaga hindi na sila mapagod na mag-uwi-uwi ang pa doon sa malapit sa daan, no? So ang hirap ng kalagayan mo, Nay. Oo. Pero sige lang, no? Kayod lang tayo, Nay, no? Mag-ampo lang tayo kay Jesu Kristo, no? Para di tama ko, taga-antaga na maayong panlawas, no? Ay, yun na talaga palagi ko giampo, baya. Mm-hmm. Na, para dahil kita maka kuya ko, ayo, bahay na. Pag magurang, turo. Pag day magurang, init. Init, no? Ayaw tamang kuya. Kaya sabi ng agam ko, pag mainit, naman na nga ako sa labas matulog. Sige, kay guyurong kakasuwa. So, yung pakiramdam na may pilay ka, bakit ka napilay? Ay. Na ano lang na? Na panuhot siguro. Panuhot lang siguro, no? Kulog. Tapos nagpapagod yung Lunes, naglaba ako. Ngayon nagsundo sa kuya. Saan ako nilabhan? Yan yung sumot. Kaya magkulugan yung hinda. Kaya magkulong kagalon, duha na lang. Kung ganit, makulong pa yung kanang pangusog baga. Kanang kuha dito na lang dumaan. Nakita ko yung aki, jag nanay, jag bilisan mo nanay ta. May tao sa hindo. Ha? Sabi ko, ala, kahit makulogi, nabulahan ko glakaw, galala ako. Ito yung bit-bit mo, nagmamadali ka, tapos ito yung bit-bit mo na to. Oo. Mabigat ito, Nay. Ano to, mainom na tubig to? Oo, mainom yan. Dalawa lang kayo, maubos niyan sa loob ng isang araw? Ay, kami man, mayo man kaming ibang lutoon. Ay, sobra pa man po na. Pero ah, sobra pa? Masakdo pa man po na tiyan hapon. Ah, hanggang hapon. Siyagam ko naman masakdo at tiyan. Yung sakdoan niya, yung takula. Pero ay, nagano yung bugat yung kaito. Karoon pa, yan ang pagkuyan namin sakdoan. Baba, arong manigayin eh. Baba, tukad. Ganyan din? Oo. Oh. Kaya nagsakdoan daming tubig, dyan. Arog manini. Ang hirap pala niyan. Mahirap gani po. Bababa ka tapos aangat ka na naman para lang makakuha ka ng tubig. Oo. Ano mo yung kinukuha naman ng tubig nun? Yung bubon bagayan. Bubon? Oo. Tapos, gikoy na yan siya, gisaminto. Gisaminto na yan. Kaya ba, itong si Jerome, gibo sila si Jerome nagsamintoan na itong mayo pa siyang kuya bagasa. Sila nagsamintoan na. Hanggang ngayon, yun ang mong kuha na namin ta. Dahil man kaya rin mahubas-ubas sa kung mag-ano baga, ang huban-bubon baga mahubasan. Yan, dahil talaga mahubas-ubas okay. So mga kajokes, ano, at gusto ko lang ipakita sa inyo mga kajokes, no, kung yung sinasabi ni Nanay na bubon na kung saan sila ay kumukuha ng tubig na panginom, panglaba, panghugas, panluto, no? At kahit na wag na natin puntahan siguro mga kajus, no, kasi sobrang layo, no. Tuturo na lang natin doon, ay papaturo natin kay Tatay, no, kasi si Nanay hindi na po kaya ni Nanay na pupunta doon sa bundok at pababa, pataas, pababa, pataas, no. Mahirap na po kay Nanay dahil po si Nanay ay may edad na mga kajus, no. So titingnan na lang natin kung hanggang saan ba yung bubo na yan, mga kajoks. Tanaw ba dito yan, Tay? Ngayon ka bakit nga, ngayon ka nga, ngayon ka nga, ngayon ka nga.
sa side na yun, makikita natin sa side na yun. Yung bundok na yun na... sa baba kayan, baba. Yung bundok na yun na nakita natin na yan. Sa baba. Yan, sa baba niyan. Oh, sa baba niyan. Ay, ang layo. Ang layo ng kuhanan nyo ng tubig. Biruin mo, dyan kayo kumukuha ng tubig. At para lang makainom mga kajoks, ano, ay dyan po sila kumukuha. Ah, dito sa kabila. Yung bundok na to. Meron din dyan, baba nyan. Oh, tapos yung dati dito. Dito sa may bumba na yun. Ah, sa may bumba dito. Oh, yun dito. Tapos ngayon, dito na. Ah, mas malapit-lapit. Bubunin si baba. So, kahit na sabihin natin na malapit, pero ang layo pa rin yan. Oh. Nasanay na lang talaga sila mga kajoks, no, na puntahan yung lugar nila na yan na pinagkunan nila ng tubig para po sila ay makainom, no, at may pangluto, no. Pwede motorin. Oo. So, yun nga mga kajoks, ano, at pwede daw motorin doon papunta roon. Kaya lang, medyo malayo na yung lugar na yun mga kajoks. Na natin puntahin siguro yan doon. At titingnan na lang natin kung gaano kalayo itong tanaw na tanaw natin dito sa bukid na ito, sa bundok na ito, ang lugar. Ayan, yung bundok na yan. Diyan yung daan na pagmuturin mo siya. Oo. Ayan lang doon sa bubon. Yung bubon na yan, hanggang doon, kilala yung bubon na yan? Oo. Oh. Ang mga bahay na yan yung dyan. Oo. Oh. Panday, Parapulon. Oo. Diyan siya nasarato. Diyan ang daan yan. Ah, pwede pala namin puntahan yan. Yung malaking daan dyan? Yung malaking daan yan. Hmm. Yung mga pagkanta ko tayo na, malantaw tayo. Malantaw tayo. Diyan sa malapit? Yan po si tatay yung asawa ni Nanay Bisita, no, at ginaguide tayo dito sa lugar na ito na para lang makita natin kung ano ang kalagayan nila pagdating sa pag-igib ng tubig, ano mga kajoks, no, at napakahirap pala mga kajoks, no, na mamumuhay sa lugar na ito pag hindi ka sanay, lalo na pagka ang tubig na ang pinag-usapan na imalayo, no, at ang hirap, no, kahit nga masipag ka mag-uling at wala namang bibili gaano ng uling, no, at buti na lang meron silang mga gulay-gulay, kahit paano may benta, kahit paano may ulam, no. So ang pinaka ano talaga dito mga kajoks is bigas, no, kung may bigas sila mga kajoks, solve na yun mga kajoks pag may bigas, no. Asa na ba yun si kuya? Kuya! Oh, wala, hindi ko na nakita si kuya. Yun mga kajoks, ah, dito tanaw natin mga kajoks yung ano, tanaw natin dito yung napakaganda na parang New Zealand, ano mga kajoks, no. Yan pulang niyog niyan. Yan pulang niyog niyan. Ay, pulang niyog niyan. Oh, yan sa baba, bubo na yan. May kahoy na yan. Yan, yan. Mm. Yan pulang niyog na yan. Yan. So, tingnan niyo mga kajoks, no, ang ganda ng lugar na ito. Parang New Zealand mga kajoks. Ang ganda ng lugar na ito. Ayan, makikita niyo yung mga kajoks. Ayun, tanaw na tanaw dito sa taas ng bundok, no? At makikita nyo guys, ang lakas ng hangin. Ang lakas ng hangin. Yun. Alam yung mga alam kagad yung mga ano, mga dahon ng mga puno, mga kajoks, at saka yung mga damo, no? At ang lakas ng hangin, ang hampas ng hangin dito mga kajoks. So, mga kajoks, ito po ang lugar
ni Nanay Vicenta. So mga kajoks, ayan, hanggang dito lang muna tayo at subukan nating pumunta dyan sa bubo na yan mamaya. Kung makapunta tayo, magmotor tayo. Let's go! So yun na nga mga kajoks, ano? At tanong na po natin yung bubon kung saan saan naruroon yung bubon, ano? Pero tingnan natin mamaya kung mapuntahan natin yung bubon na yun. At bago man tayo pupunta doon, meron kasapin muna natin si nanay at magpapaalam na tayo kay nanay na tayo ay uuwi na muna at aalis na muna, no? Mga kajoks, asan ba si nanay? Ayun ay natanaw namin yung bubon, medyo may kalayuan nga. Ayun, yung ginagawa ko, nay, bugos na plato. So nay, ganito nay, uuwi na kami. Sige. Ikaw nay, may pambili ka pa ba dyan gamot? Ay. Ha? Ikaw pa muna ko 10 duman. Ay, 10 na lang. Uy. So mga kajoks, ano, ang sitwasyon ni nanay, yun po yung bahay ni nanay, no? Nay, bago man ako aalis, gusto ko, may bibigyan kita ng pambili mo ng gamot. Bibigyan natin guys si nanay ng pambili ng gamot mga kajoks, no? Magpasalamat ako ni... Ayan ay! Okay na ba sa iyo yan ay? Ay, palaki na ganiin eh. Maraming salamat. Oh, 1,000 para kay nanay. Pambili mo yan ng gamot. Magpasalamat ako ni Kristo. Magpasalamat ko na nagtawa ito. Maraming salamat sa iyo. Ayun. Pambili mo yan ng gamot, nay? Opo. Pambili po. At least kahit paano, nay, yung karamdaman mo maya, no? Salamat ako ni Kristo na binigyan mo ako ng pira, pagbili ko ng gulong. Talagang makulog talaga. Sabi ko, bako na dito ba? Parang makulog talaga mga buto-buto ko. Tapos nagbibili ako ng latsan. Dalawa na uubos. Tapos nakaplos ako. Oo. Igo akong ipikasin gani duman, papakuha ko na yung ipikasin papa. Para ipakita papa ipikasin. Yan ang gihaplas ko, tapos nang haplas naman ako kanon umaga, sa kulog. Manirapan na po akong kahigata. So parang kulog. Paghiro ko. Mabuhan kulog. Ayan po yung ipikasin. Ayan po. Hiniya po na akong ipanghaplas po. Diba nagpuinis ko itong alaksan na binaka ko, naubos na siya alaksan. Tapos ito na po akong kikon po, pang haplas ko po. Kaya so sobrang kakulugan niya po. Sabi ko, kapon kulog ng payo ko. Sabi ko, bibira ng payo ka, abu. Tapos ibiribira naman ni Agong ko. Parang pawalat na naman, ini naman mga buto-buto, kakulog. Sige ka di, ano, ihinga. Oo, sige na, basta. Tapos, sabi ko gani na, ay Gris, sabi ko, ilut-iluta muna ako, Gris. Parang makulog ka ni ihinga ba ka, kay ining gusok ba ka ini? Nagusok, oo, gusok ko. Kulog ini, oo, kulog pa gani. Gris, napipilit ako takbo ka ng tubig. Para ako makakuha na gani, makagatas na, dahil pa ako nakagatas. Tapos, ino ka to na, sabi ko gani na, ay, ato na lang ng kuyan. Haloy pa gani ako nagkuyan, nagbakot ka. Makulugan yung katawan ko, di ko naaram. Okay. So, paano yan ay? Magpapaalam na kami, nay. Sige. So, sana nay, makabili ka na ng gamot mamaya at sana magiging okay na yan. Yung karamdaman, ano? Opo. At magpahinga ka muna ng konti, nay, para makarelax yung katawan mo siguro. Baka sobrang pagod siguro yan. Kaya nalamigan ka. Oo. So, tapos na magtanong ko yan, ano na lang ako, gamas-gamas na lang. Ayun, so, at kahit pa paano na meron ka ng pambili ng gamot ngayon, hindi ka na problema kung saan ka bibili ng bigas. Anang gamot, ano? No, so, maraming salamat pala sa ating sponsor dyan na ayaw magpabanggit. Maraming salamat sa inyong lahat, no? At yan po, meron naman po tayong
na ibigay kay Nanay Bisinta, no, para kahit papano po si Nanay ay maiksan yung kanyang pagod at stress sa buhay, no, bagamat si Nanay ay mga kajokes ay may edad na, no, pero nagsusubika pa rin siya, mga kajokes, no, para magtanim-tanim at para lang mabuhay, ano, no, kahit na malayo ang kanyang bahay doon, gumawa siya ng paraan para siya ay makapagpahinga dito sa lugar na ito. So mga kajokes, hanggang dito na lang muna, mga kajokes, ano, at aalis na muna kami ng aking anak at pupunta kami doon sa Bubon, o kung tingnan natin kung kaya natin puntahan yun. Sir Leon, maraming salamat yung binigay mo sa akin itong una 2,000 at lahat-lahat na po, maraming salamat po. At sa iyo din, sa iyo magkuyang salamat. Ito talagang hiraman talaga. Tsaka si ano, si... May talagang maayop mo. Saan talaga? Kulog ko na ganyan katawan ko, pinilit ko na lang ng sarili ko. Di man pwede mo bayaan ng asawa ko. Kailangan masikap man din ako. Kaya ito, magkuhan man ako. Sobrang kiyos naman po. Kahit pa man po na, kahit kunti, basta... kahit kunti ng mga tanom namin kasi igwa lang. Kaya po dito po kami magtanom kasi duman po mga kanding kabaw. Uto duman, kaya dahil kami magtanom-tanom, maraming kami tanom duman, mga batang lubi. Pero kitubayan lang sa mga kabaw, sa mga katain. Kaya dito mo nagkukuyan kami, nagilipat na kami tanom, kaya dito na po kami nagkaroon mo kamuti, ulang hoy. Pero magtanim pa kami ng Oh, okay, Nay. Tama na, Nay. Tama. Huwag ka nang umiyak, Nanay. Tahan na, Nay. Tahan na, tahan na. Baka sasakit pa yung puso mo, Nay. Baka may magkakaroon tuloy tayo na sakit sa puso. Tahan na. So, mag-ano ka na lang, Nay, ha? Magbili ka ng gamot mamaya. Inom ka na maraming tubig at magpahinga-hinga ka muna dyan sa kubo mo, no? Pagkatapos, relax ka muna. May pera ka na muna dyan. May bigas ka naman, ha? At, pahinga lang, kasama ko yung si tatay. At huwag mo na magpagod, ha? Para magagaling na yung karamdaman, ha? So maraming salamat, Nay. Papaalam na ako. Bye-bye. So yun na nga, mga kajoks, ano, tayo po ay nandito ngayon sa lugar na ito. At pupuntahan po natin, subukan natin puntahan yung Bubon na sinasabi nila na pinagkukunan nila ng parang mahirap at tadaanan ito. Mga kajoks, pinagkukunan nila ng tubig, mga kajoks, at dahan-dahan lang tayo, mga kajoks, ano, dahan-dahan lang tayo, sure-sure to, mga kajoks, habal-habal time, habal-habal time, mga kajoks. It's habal-habal time! Yan, kita nyo naman, mga kajoks, ano, kung gaano kahirap ang daan dito papunta sa Bubon na pinagkukuhanan ng tubig ni Nanay Vicenta, mga kajoks, no? At dito medyo malapit-lapit lang kasi may motor tayo. Pero pag nanggaling doon sa kanila, mga kajoks, ay ang hirap kasi nga sa bundok pa sila dadaan at may pataas ng pababa, mga kajoks, ano. At yun, asa na kaya yung Bubon na yun? May mga kabaw-kabaw pa dito, mga kajoks. Tingnan natin, parang may daan ata doon sa ano, sa daan. Ay ba? Walang daan. Ayun, mga kajoks. Ang Bubon ay alamin natin kung nasaan. Ang Bubon. Ang mahiwagang Bubon na pinagkukunan ni Nanay Bisinta ng kanilang tubig mainom at maluto.
Ano yun, no? Kalabaw? Ano sabi ng kalabaw? Ha? Sabi niya, wag daw tayo dumaan dito, sabi ng kalabaw. Mabuti pala yung kalabaw na yun, nagsasalita pala yung kalabaw na yun. Yung maliit na kalabaw. So mga kajok mo, it's habal-habal time. May aso. Tao po. Kuya, asan yung bubon? Yung bubon, asan yun, banda? Hindi ba nangagat yung aso? Ay, print tayo ha. Asan yung banda yung bubon? Malapit na? Ha? Ah, pwede siyang puntahan ng motor? Abot, sige, subukan natin, oh. So mga kajoks, ganito po mga kajoks, ano, ang hirap ng buhay, no, dito sa lugar na ito. At hindi na natin naabotin doon. Sasakay na lang tayo ng, maglalakad na lang tayo. Pwede naman iwan dito yung motor, no? Lakad na lang, saglit lang naman yan, oh. Saglit lang naman yan. Ayan lang. So mga kajoks, ano, nandito na tayo sa parting ito ng kabundukan mga kajoks. Tayo po ay dito babaybay dito sa daan na ito. At pupuntahan po natin yung bubon, no, kung saan si Nanay Vicenta ay na kumukuha ng tubig dito sa lugar na ito. No, biruin nyo guys, ang layo-layo nung nilakad namin, kahit nagmotor na kami, ang layo pa rin, no? At si Nanay Vicenta, isang senior citizen o mga kajoks, ay aabot pa rin siya. Siguro yung daan niya mga kajoks, siguro dito siguro dumadaan si Nanay Vicenta mga kajoks. Oh. Ang hirap ng daanan na ito mga kajoks. No? Iwan ko lang, hindi natin alam kung saan dito particular ang pwedeng daanan ni Nanay Vicenta papunta doon sa bundok. No? Ito yung bubon. Ito yung bubon? Ito ba yun? Kuya, ito ba yun? So, naan pa? Sa unahan pa daw. May bomba dito mga kajoks. At meron din dito. Ito. Ayan, tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ito po yun mga kajoks, no, ang bubon na ayan, natagpuan na natin. Ang bubon kung saan si Nanay Vicenta ay kumukuha ng tubig na panginom mga kajoks, no. Sisilipin natin mga kajoks ang bubon na ito. Mga kajoks, ito po yung bubon mga kajoks, no, na pinagkukuhanan nila Nanay Vicenta ng panginom na tubig, no mga kajoks. At delikado pala ito mga kajoks, ano, kasi nga open lang, no, open lang yung ang balon na ito, yung bubon na ito open lang, at maaari mapag itlogan ng mga lamok mga kajoks, no? At ang itong paligid na ito hindi maayos yung na kalagayan, meron pang kalabaw doon sa unahan, no? At itong party na ito ayan, at ayan po mga kajoks, ano, medyo hindi safe, no, unsafe siya mga kajoks, unsafe siya sa isang tao na iinom ng tubig na ito, ano mga kajoks, no, or gagamitin na ipasok natin sa katawan, ano. Pwede lang ito pang huga siguro, no? At ano? Kasi ito maaring mapagtalunan ng palaka or maaring mapamahayan ng lamok sa, so, mga kajoks, no? So mga kajoks, ayun, at least narating na natin itong lugar na ito. Ayun, tabi-tabi po, kukuha lang po kami ng video. Ayun, maraming salamat po. Magpapaalam na po kami, alis na po kami. Ayun, magkailangan po natin magpapaalam dito, guys, kasi baka mamaya ay mayroon na ninirahan dito. At bye-bye. Ayan, uwi na tayo mga kajok. So kahit paano ay nasulyapan natin ang bubon na sinasabi ni Nanay Vicenta, no, na kanilang pinagkukunan ng tubig. Siguro mga kajok ay dito si Nanay Vicenta dumaan, kasi parang may daan dito mga kajok, eh.
parang dito siguro si nanay pupunta doon. Aangat pababa ng bundok, aangat na naman papunta doon sa kanilang lugar, ano mga kajoks. So hanggang dito na lang tayo mga kajoks. Ako po ay magpapaalam kasama si Kian. Nak, magpapaalam na tayo. Ayan. Ayan na, magpapaalam na po kami ni Kian. Ito po ang kwento ni Nanay Bisinta kung saan si Nanay ay talaga namang nagsikap para siya po ay mabubuhay at makakuha ng tubig mainom sa bubo na yan. Hanggang dito na lang. This is Jokes MTV nagsasabing, mahal ko kayo and God bless us all. Bye-bye!